Ken Marcarino, former Bedan, Gilas player, and even played overseas bago magpa-draft. Resume pa lang, panalo na agad. Pero numbers-wise, mas nakaka-intriga. He's a legit 6'8 big na mobile, athletic, at may unlimited wingspan. Kumbaga kung si Balti Optimus Prime, si Ken Marcarino yung Megatron. Parehas big kuno na may qualities maglaro as a 4, pero medyo hilaw pa to do so, pero may potential. Sa PBA debut ni Ken Marcarino, he played roughly 20 minutes, in which he scored 10 points, grabbed 9 rebounds, and blocked 2 shots. At first glance, ang pinakaunang mapapansin mo talaga ay yung length. Napansin ko kay Carino, unlike some Pinoy bigs, si Carino alam niya kung paano gamitin yung length niya. Makikita natin sa play na to kontra sa import ng Northport, he stood his ground. Aware siya na malaki siya at mahaba yung wingspan niya, so all he did was to play disciplined solid defense. Again dito, same matchup, yung import ng Northport galing sa reverse pivot, downhill, mas gumamit na ng katawan, so deeper position. Ginamit niya yung katawan niya para protektahan yung bola, pero yung length talaga ni Carino sobrang overwhelming, especially kapag nakapayong yung kamay. Sa play na to, mas mataas, nasa may 3-point line na. Makikita na natin ng onti yung medyo faulty na laterals na don't get me wrong, for a 6'8 big, passable pa rin. Anyway, sa play na to, kumagat sa pump fake, pero great second jump to alter the shot attempt. Gandang recovery and grabbing length. Now, dito naman siya yung last line ng defense. Came over to help. Extra pass galing dun sa import. Nice quick reaction from Carino to put up a good vertical contest. Grabe. If you know ball, you'd know na itong mga contest na to are great. Though as a young rookie, expected na there's going to be plays kung saan magiging overly eager siya and ibababa niya yung kamay niya to alter the shot even more. Pero ang nangyayari doon, nagiging fouls. This is normal, by the way. In general, so far, yung mga contest ni Carino, karamihan good solid contests. Pero napansin ko sa mga play na medyo nabeat na siya ng offensive player and medyo nawala na siya sa spot, dun lumalabas yung tendency niya na ibaba yung mga kamay niya. Maaayos pa naman yan, maaga pa sa career niya. Para naman sa one-on-one defense, actually impressed ako. Dito against the import ulit, isolation. So, ibig sabihin, confident yung Northport na favorable matchup si Carino atakihin. Pero hindi yun yung kaso. Right after mag-face up ng import ng Northport, Carino immediately used his length para tapikin yung bola and i-disrupt yung atake, which led to a turnover. Dito naman, same exact play. Great patience from Carino. Narealize niya na this time mag-help na si Wami. So hindi na siya sumundot. He stood his ground, tinaas niya kamay niya, and turn over yung resulta. No need to be aggressive kasi may double naman na dumating. And then sa play naman na to, pinakita ni Carino na capable hedger din siya. Pick and roll ng Northport, nag-hedge si Carino, and then nice tag by Chongson sa weak side para i-assist si Carino habang nagre-recover. And then nice recovery from Carino. May kasama pang box out. Now, let's talk about offense. So far, not much, pero signs of potential definitely meron. First off, sa first game niya sa PBA, nag-attempt siya ng 4 threes in 20 minutes, in which he made 2. Form-wise, really smooth. Yung jump shot niya mabilis, one motion, and maganda yung fluidity mula deep hanggang follow through. You can really tell na komportable siya dito and ginagawa niya na to even before. Now, let's get this out of the way. Coach Cardell is not a bad coach. Nasa situation lang siya na hindi in favor sa kanya yung mga nangyayari na bagay. Pero the way he utilizes his players and yung offense na tinatakbo niya has always been creative. For Carino, despite being Terra Firma's tallest player kapag nasa loob siya ng court, you can immediately see na hindi siya quote-unquote center. He gets his threes off the roll and replace, kung saan nalalagay siya sa slot to either shoot, an open 3-pointer, or mag-flow sa isa pang action as the initiator. So far, hindi ko pa siya ganong nakikitang mag-initiate ng second action kasi laging libre. And syempre, kung confident ka, ibabato mo na yung 3 points na yun. Kaya apat yung attempts niya in 20 minutes. Makikita natin sa clips na to na he spends most of his time sa perimeter. And yes, he also does spend his time sa ilalim, pero is not really a post-up guy. He's more of a rim runner kasi nakita ko sa dalawang baskets niya inside, okay yung touch niya. And hindi niya minamadala yung mga finish. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Again, kagaya rin sa Kit Datu video, ang point of view ko dito is yung skill set and yung physical tools. It's not about kung gaano siyang kagaling ngayon, pero yung skill set na meron siya ngayon, if ma-polish and ma-improve,
hindi malayo na magkakaroon siya ng successful PBA career. Kasi yung ganitong tipo ng skill set and physical tools, mahirap nang makuha ngayon, especially sa Pilipinas.